So, ito na yung panel na nileather wrap natin, no? Hello, good day mga chong. So, ngayon gagawa na naman tayo ng panibagong video, no? So, ang gagawin natin ngayon is panel wrapping. So, magra-wrap tayo ng panel ng sasakyan. Pero hindi tayo gagamit ng mga vinyl wrap, no? Or yung vinyl wrap kung tawagin ng iba. Ang gagamitin natin is yung leather. So, leather wrapping yung gagawin natin. So, saan ba kayo pwedeng bumili ng leather, no? So, dun sa mga suking upholstery shop, meron yan. Tapos, kailangan nyo rin ng rugby, no? Ayun yung gagamitin natin yung pandikit. By the way, kanina nag-check ako, no? Meron na tayong 595 subscriber. So, road to 596 subscriber na tayo, no? Baka ikaw na lang yung iniintay, so mag-subscribe ka na. So, hindi mo napapatagalin to, no? Sisimulan na natin yung pag-wrap ng panel ng sasakyan. So, itong i-wrap natin, no? Ito yung panel doon sa may windshield, sa may harap ng sasakyan. So, from this, gagawin natin ganito, no? Yan. So, simulan na natin. So, di bali, ito na yung babalutan natin, no? Tapos, ito yung leather natin. So, yung ginagamit ko is two-tone, no? Meron akong beige, tapos meron akong tan color. Tapos, tinahi ko lang siya. So, hindi naman kailangan na two-tone din yung gawin nyo. Actually, mas madali siyang i-wrap kung isang tela lang yung gagamitin nyo. Pero, ako kasi parang trip ko two colors, no? Or two-tone kung tawagin. So, paano ba yung mga step? Siyempre, una, cut nyo muna yung tela. Based dun sa laki nung babalutan nyo. Yan. So, mahaba yan, ano? Hindi masakop dun sa camera natin. So, ito, sinukat ko na to, no? Gagawin nyo lang naman. Susukat nyo siya. Yan. So, makita nyo, no? May allowance pa. Pati yung dito sa kabilang side. So, may allowance din. So, unang yung gawin, lagyan nyo ng rugby to. So, ang ginagamit ko ngayon, ito, no? Pioneer contact band. Mas madali ipahid itong Pioneer contact band, no? Parang medyo malabnaw siya. Yan. So, okay na muna yan, no? Hindi nyo kailangan lagyan ng rugby lahat. Kasi pwede naman tayo magdagdag mamaya. So, ito, siset aside muna natin ito, no? Papatuyuin natin ng konti. Ito naman yung need natin lagyan ng rugby. Yan.
Natana. Ta-ta-ta-ta. Parang babatak niya yan. Kung mapapansin niyo to, meron mga parang divider. Kailangan niyong gupitin. Yung pinaka-te. Gupitin na natin, no? Pati yung dito. So, kung paano yung ginawa natin sa kabila, ganun na din yung gagawin natin dito. Gupitin nyo na. Yan. So yan, no? Mapapansin nyo yung ditong part, batak na batak. Yan. Pwede nyo hilahin yan. Tsaka nyo, dikit. Yung dito din. So, ganyan siya, no? Yan. Smooth na siya. So yun dito sa kabila, medyo hihilahin natin yung dito. Yan. So yung ditong part, medyo okay na rin, no? Kahit na curve pa yan, nakukuha naman natin. So yung ditong part, cut nyo lang ulit yung katapat nung dun sa may divider. Tip lang, no? Merong mga part na mahirapan kayong kuwain yung pinaka magiging flat talaga siya. Pwede kayong magdagdag ng hiwa kahit na wala naman divider. So ito, tapin nyo na yan. Tignan nyo, unti-unti na silang nawawala. Halos matapos na tayo. So ito na, no? Tuyo na yun nandito. Pwede na natin yan itupi. Every time na nagtutupi kayo, sisilipin nyo yung kabilang side. Para at least, mahahabol nyo kung mayroon mga ganyang gusot, no? So ito, pagkainilan nyo to, kailangan na wala yung gusot sa kabila. So, wala na, no? Wala na yung parang hangin dito. So yung mga nandito, katakatakin mo lang din. Tapos to atakin mo lang din. Ito din.
So, madikit na silang lahat. Ano? So, ganyan na itsura niya ngayon. Ayan. Dito naman tayo sa ibabaw. No? Ito kasi medyo tricky. Ayan. So, ito yung pa-priority nyo. Yung mga kantuhan, palagi yan. Ayan. So, pagka yan, okay na yan. Yung part na yan. Pwede nyo na ito po yung dito. Ang gagawin nyo lang dyan, ito, no? Pagdikitin nyo. Ayan. Ito naman, takin nyo rin. Ayan. Tapos ito, ito, pagdikitin nyo lang din. Ayan. Ito naman, tutulak nyo lang yung paloob. Ayan. Ito yung lock mo. Ito yung sumasabit doon sa door rubber natin. Ayan. Ito din. Ayan. Tapos ito. Ito, itong part na to, itong magsalubong. Ayan, pagdikitin nyo lang din yan. Ayan. So, yung mga excess na malalaki, sandalin nyo na yan. Ayan. Tapos ito, no? Yung mga pinagdidikit natin na ganyan, pwede nyo nang gupitin yan. Huwag nyo lang sasagadin. Gaya na ito. Ito, no? Kung makikita nyo, may tinira pa rin akong konti. Yan. Ito din, no? Takin nyo. So, hindi ko pa nahahatak lahat, pero batak na siya, no? So, okay na yan. So, itong part naman na to. Ayan. Ito, hatakin nyo na to. Itong part na to, yung matulis, takin nyo, papunta dito. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, nakabuo na naman tayo nung pinagdikit na tela. So, yung mga dito, cut nyo na yan, yung mga excess na malalaki. Pwede na i-cut yan.
Ito, tutupin nyo. So itong part na to, pwede nyo naman nang ikat yan, kasi ito pag kinabit nyo to sa sasakyan nyo, nakalubog tong part na to. Hindi na makikita tong part na to, no? Kaso nga lang, gusto ko lang siya nandyan. Tatry ko kung ito, magkakasya dun sa butas kahit na meron tela. Dagdag tibay din yan dun sa leather. So, tong part na to, tapin nyo lang. So maraming beses yung makakabuo kayo ng ganito, no, yung pinagdikit na tela. Okay lang yan. Tapos gupitin nyo na lang. Sa ilalim naman yan, hindi mo nakikita yan. So, eto na yung panel na may leather wrap natin, no. So, batak siya. Maganda yung pagkakagawa. So ayan na, no, nakabit na natin yung panel natin na nirap natin ng leather. So ganyan yung itsura niya. Ganda na, no. Ito pa yung isa. Medyo madilim lang. Yan. Medyo bumabagay siya dito sa ceiling ko, kaso hindi siya bumabagay dito sa dashboard ko kasi kulay itim. So along the way siguro, no, irarap ko rin ng leather yan, para mag-interno na silang lahat kasama yung sa upuan. Yan. So dito ko natatapusin tong video na to, no? Kung nagustuhan nyo tong video na to, like, share, and subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell. Salamat!